Hey everyone, this is Arya Thomas. Welcome back to my YouTube channel. So, ayun guys, magre-review na naman po tayo ngayon sa... Siyempre, at this time of pandemic, nauuso po kasi ngayon yung mga bikes, yung mga mountain bikes, not just for cardio purposes ng exercise, but for transportation. So, kung makikita nyo guys, sa aking likod, meron tayong mountain bike. So, Trinx M116 Elite mountain bikes na binigay sa akin ng kapatid ko. My sister Fatima actually gave this to me 4 months or 5 months ago, I guess, before pa ng pandemic. Kasi she bought this one for cardio purposes lang talaga. And then she went back sa house namin dun sa summer. At saka, hindi na siya nakabalik because pandemic. Binigay niya na lang to sa akin. So, di ba, napaka-swerte ko. Tapos, ayun, nagamit niya to twice pa lang ata o thrice. Twice, I guess. Tapos, kung makikita nyo din, bagong-bago talaga siya. Kasi ako, nagamit ko na to siguro mga 4 times or 5 times pa lang. Kasi ano, pag galing work ako, syempre galing ng hospital duty, medyo nakakapagod. Minsan from night shift, medyo puyat. So, hindi ako nakakapag-bike. Pero, I make it sure na I do the cardio exercise at home na lang. Pero, pag may time talaga ako, nagbabike talaga ako. Pero, dito lang din sa amin. Dito lang malapit. So, pumupunta sa San Juanico Bridge. Tapos, babalik. Depende. So, ayan na nga guys. Trinx M116 Elite. Nabili siya ng kapatid ko, I guess, mga 8,000. Pero kung sa mga sa ibang stores ka, I think below 8,000. Mga 7,500 to 8,000 ata yung presyo nito. Nabili niya to dito sa Tacloban. I just don't know the exact store, pero ayun, nabili niya to tong M116 Elite Trinx mountain bike. So ayan, hindi, disclaimer lang po, hindi po talaga ako cyclist o hindi po ako pamilyar sa mga parts ng bike talaga. Pero ano, syempre nakapag-research naman tayo yung mga basic parts which I know and familiar ko lang. Pero yung iba, hindi ko na alam eh. So ayan, for 8,000 or 7,500 to 8,000, meron ka ng Elite, M116 Elite mountain bike. So it's a budget mountain bike para sa mga wala talagang masyadong budget, para sa mga mahal na mountain bike. Itong Trinx na to, mare-recommend ko na siya. Tapos, napakaganda niya. Okay na okay din yung quality niya. So, ayan, kung makikita nyo, itong side na to, ito ata yung shifter. Tapos, ito yung syempre yung yung preno niya. Eto, papalagyan ko sana dito ng ano, ng parang yung accessory dito para hindi masyado masakit sa kamay. Pero yung ilalagay ko dito is color red para ayun, nagmamatch sa mountain bike natin. Tapos hindi pa ako nakapag-upgrade talaga. Ayan, lalagyan ko sana siya dito ng light. Para at least sa gabi, kahit may nakakasalubong tayo, they would know or nagsisignal na meron silang nakakaano na mountain biker. So ayan, alloy frame na po siya, internal cabling, ayan. So eto po kasi yung mga nauuso ngayon, napansin ko, alloy frame, internal cabling. So andito na po yung mga sa loob, yung mga wire niya. At saka ito, etong foam, binili ng kapatid ko din to, si Ate Fati, binigay na lang siya sa akin. Wala talaga to, binili niya tong foam na to para at least hindi siya masakit upuan, lalo na pag long ride. Tapos, ayun, etong part na to, yung iba nag-a-upgrade, pero ako hindi pa ako nakakapag-upgrade kasi hindi naman ako masyado gumagamit nito, pero... Ayun, para sa akin okay din naman siya. Ito yung lalagyan ng ano, ng lalagyan ng tubig dito. Tapos
Guys, may nakita ako dun sa ano, so dun sa parang online shop na dito pwede lagyan ng bags, pero hindi pa din ako nakakabili kasi medyo busy nga po tayo. Eto yung light niya dito sa, ayun. Binili din to ng kapatid ko, nakapag-upgrade siya. So, ayan. Para, the most important, meron nito pa yung backlight para at least na-check ng mga vehicles sa likod na, ayun, nagpapike tayo para iwas din disgrasya. So, ayan. Pwede siyang ganun. Ayan. Ikaw na lang pipili tapos, ayan, off. Ayan siya. Tapos, ayan. So, yung ano natin, yung tire natin, ayan is, how do you call that? Kenda 27.5, ayan. Kenda 27.5, meron din nakalagay dito yung tatak niya, trinks. Tapos, Shimano. Eto dito, Shimano Tourney siya, TZ. May naririnig ako guys na yung iba nag-hydraulic, pero parang itong mountain bike ko is hindi pa to hydraulic. Parang, I don't know what was the name, I forgot kung ano to. Tapos, ayan dito, nakalagay yung, I don't know how to pronounce this one, ATA or ATA, Index of Freewheel. So, ayan. Tapos, ayan dito may nakalagay trinks na din to. Tapos eto, ayan nakalagay din trinks. Hindi ako masyado familiar talaga sa mga parts guys ng mountain bike, pero para sa akin etong trinks M116 Elite for this 8,000 budget is pasok na sa quality na gusto mong bike. Ayan. Ayan, oh. Maganda na siya. Ayan, oh. Tapos, yung nakaano ko dito is 4 lang. Pwede mo to kasing i-change. Ayan. Pwede change, pwede pabalik. Tapos dito, yung shifter ata to eh. Naka number 2 ako. Pwede mo din to i-3. Or pwede 1. Pero mas maganda ko yung 2 lang. Tapos, ano pa ba? Ayun o, maganda siya. Napapansin nyo, parang bago pa siya kasi maalaga din ako sa bike. Every time na ginagamit ko to, nililinisan ko agad. Ayun, napansin ko. Pag gumagamit tayo, tapos, etong helmet, binigay din to ng kapatid ko, iniwan na ni Ate Fatty. Sa kanya din to, bumili siya actually ng Trek mountain bike, pero I heard 30 plus thousand ata yung nabili niyang Trek. So, magandang klase talaga ng mountain bike. So, ayun, kaya binigay na lang niya to sa akin na Trinks M116 Elite. So, napakaswerte natin kasi at least may nagagamit tayo for cardio purposes. If ayaw natin mag-jog, pwede din naman mountain bike. Tapos napansin ko, aside from cardio, leg exercise din siya. Yun yung benefit niya. Tapos, when I came back dito sa bahay, nag-squatting din tayo, nag-planking. Ayun, nababasa ko kasi parang 3 to 4 times a week mas maganda nag-workout. Tapos ayan, ang ganda ng mountain bike na to para sa akin. So kung para sa mga gustong magkaroon for 7,500 to 8,000, maganda na siya talaga, promise. Sulit na sulit. Tapos yun nga lang, napansin ko sa kanya kailangan mo pag nagma-mountain bike ako, pag gumagamit ako ng mountain bike, kailangan ko ng bag talaga kasi yung lalagyan ng cellphone ko. So yung ginagawa natin, yung lalagyan ng tubig, ayan, yung lalagyan ng tubig, diyan ko nilalagay yung phone. Tapos bumibili na lang ako ng tubig outside. So ayun, ito yung M116 Elite mountain bike ng Trinks.
So, hindi pa ako nakapag-vlog yung actual na pagbabike ko, pero ayun, itatry natin bukas. So, importante yung mga safety purposes when you start to bike. Syempre, may headgear ka katulad ng helmet. Tapos, wala din akong gloves para at least hindi masakit sa kamay. Hindi magkakakalyo yung kamay mo. So, bibili din ako noon. Actually, hindi pa talaga ako nakakapamili ng mga gamit talaga regarding dito. Pero, I'm really, really happy na, meron tayong M116 Elite. So hindi lang kasi ako marunong ng mga ports eh, pero tingnan niyo. Ang ganda. Ayan. Tapos kung mapapansin niyo guys, etong M116 Elite, hindi ko siya nilalagay sa garage ko. Yung motor ko lang yung nilalagay ko sa garage, pero ito pinapasok ko talaga inside house. Dito ko siya tinatambay. Ayan, dyan. Kasi wala lang para malinis yan. Tingnan, hindi kakalawangin. Pero hindi naman to kakalawangin kasi alloy frame naman to. Ito, alloy frame. So, ayan. Ayan siya. So, ayan. So, ayun guys, I hope everyone of you enjoyed my review kahit hindi masyado detailed kasi hindi naman tayo marunong talaga yung mga in-depth parts ng bike. All we know is the basic ones. Pero I hope you enjoyed watching this video. Please don't forget to click the notification bell and subscribe to my channel. So, this is Ariel Tams. See you next time. Bye-bye!